Balas! Nababasa nyo ba yung item number 2? Kung nasaan yung daliri ko? Intensified audit investigation. Ayun ka, i-audit ka ng BIR kasi small taxpayer ka. Okay? Nakakalungkot. Ang unang i-audit ng BIR, sana yung mga politiko na lang eh. Biro lang mga politiko. Kayo naman masyadong balat sibuyas naman kayo. Ayan po. Ang i-audit po ng BIR, number 2, priority program ng BIR sa 2018, small taxpayer. O mag-ingat ka. Kasi ikaw yung unang i-audit. Yung libro ko sa tax accounting, kasi nakikita ko to eh. Tapos na, 1,675 pages, gagawa ako ng video para dyan. Protection from letter of authority up to second request. Bibili ho kayo ng libro ko. Wala ho akong libro ngayon kasi ubus na. Nabili na po lahat. Ngayon, pag bumili ho kayo, all over the Philippines, okay? Pero pag air, fee, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other expenses, katulad ng tawag sa telepono, charge ho sa inyo yan. Pag pinapunta ninyo ako dun sa lugar nyo o pinapunta nyo yung mga assigned personnel ko sa lugar nyo, ang objective ko, ha, yung impact ng letter of authority, yung impact ng letter of authority sa inyo ay hindi masyadong malakas. Para yung assessment, ting-ting-ting-ting-ting-ting, bumaba. Okay? So, kung pwede kong i-cancel ang letter of authority nyo, gagawin ko yan. Because love ko kayo. Bibili nyo lang po yung libro ko na katulad ng ganitong libro. Okay? I-release ko na ho. Actually, makikita nyo ho dito. Ayan, nagpa-flash dyan yung letter of authority ng libro. Hindi ho dito. Dito. Ayan. So, katulad nitong mga libro kong ito, ha, pag may hawak ko yun yan, suportado ko ho kayo, poproteksyonan ko kayo against harassment, abuse, confusion. Okay, alert. So, kapag bumili kayo, meron kayong 12 consecutive months protection from ETM at o sa mga staff ko. From the month of purchase. At hindi lang yon, may free seminar ka, ha, tungkol sa letter of authority. One time. So, lahat ho ng video ko na related sa letter of authority, ha, is already revoked, modified, altered, amended ng bidyong ito. Bibili lang po kayo ng libro at poproteksyonan ko ho kayo for the next 12 consecutive months. Sabihin nyo na rin dun sa suppliers nyo, sabihin nyo na rin dun sa inyong customers na baka magkaroon sila ng letter of authority because priority nga ito ng BIR. Okay? Ayon kayo, large, small taxpayer. Eh, siyempre, kaya nga mayayaman ng BIR, marurunong sila sa batas eh. Di ba? Yung mga BIR officials. So, payayamanin ko kayo ng kaalaman sa batas. Okay? At, within this month lang ho, June ha, June. Pagkatapos ng June 2018, hindi na ho ito available. Yung bibili ng libro within June. Yung libro ho kasi matatapos ng next week, hindi pa ho siya napiprint eh. May libre ho nito. This is worth 2,500. Libre na po. Basta bumili na ho kayo. So, kontakin nyo na ho ako, i-text nyo ako, i-call, i-email,
o i-PM at asikasuhin kayo ng aking mga personnel. Okay? Huwag niyo kalimutan yung susunod na video rito. Importante yan sa buhay ng taxpayer sa inyong negosyo. May tax accounting seminar tayo, mga ka-tax. Paliwanag ko lang sa inyo yung benefits kapag umatin ka at maturuan kita, okay? May tatlong major benefits ang tax accounting. Number one, it will lower your taxes. Ina-assure kita niyan. Kasi ako po yung ebidensya. I can lower my taxes without bribing, without doing illegal things. Hindi ko kailangan ng advice ng BIR officials. Irrelevant sila sa akin. Lalong-lalo na yung mga corrupt. Tanggalin na natin sa buhay natin ang corruption para maging magaan ang buhay natin. At may pasa natin sa mga anak natin yung hindi naglalagay. Okay? Kasi ang dami kong nakausap na mga magulang, ha, para lang maiwasan nila yung stress nila sa letter of authority, ipinapangalan yung mga negosyo nila sa anak nila. Sabi ko sa kanila, kung ipinangalan mo sa kanila, dating gawi ka pa rin ba? Oo, kailangan eh. So, pinasa mo lang kako yung sakit mo sa anak mo. Kung may cancer ka, pinasa mo yung cancer sa anak mo. Kasi may cancer yung business mo eh. Pinasa mo sa anak mo yung business mong may cancer, edi magkakaroon din ng cancer yung anak mo. Okay? Ayaw natin yon. Pero pag tax accounting, ang ipapasa mo sa anak mo, malinis, walang sakit na dugo. Next, pag gumamit ka ng tax accounting, no deficiency tax ka. Ina-assure ko sa'yo yan. Kasi tax accounting ang gamit ko. At yung mga kliyente ko, tinuturuan kong gumamit ng tax accounting. Ikaw, accountants, bookkeepers, o consultants, kahit na lawyer ka, tuturuan kita ng tax accounting. Actually, may libro na nga ako dyan eh. Kasi for the past 20 or 30 years ko na sa practice, karamihan ang nakikita kong libro, walang laman. So, doon nagmumula ang deficiency tax. Tsaka, later on, i-discuss ko sa inyo ha, na yung mga CPAs na nagse-certify o gumagawa ng financial statements na ang basis ay walang laman ang libro, bawal po yon. Explain ko yan sa inyo para wag na ho kayong kumuha ng mga CPAs na hindi ho marunong mag-audit. Kasi paano nag-audit yung isang CPA na walang laman ng libro? Okay? Mag-isip po kayo, ha? Third na benefits ng tax accounting, court on your side. Lagi ho kayong kakampihan ng korte. Hindi lang ho yung regional trial court, municipal trial court, o yung court of tax appeals. Ang pinaka-importanting korte na kakampi sa inyo ay Supreme Court. Bakit mo nasabi yan, Mr. Maestro, kakampihan ako ng Supreme Court? Yes! Kasi ho, naglabas na ho ng desisyon ng Supreme Court na inuutusan tayo, ha, under its decisions based on the case of Commissioner of Internal Revenue versus Lancaster. Naglaban yung BIR, sabi ng BIR sa Lancaster, oy, gumamit ka ng financial accounting. Sabi ng Lancaster, ayoko, gagamit ako ng tax accounting. So naglaban sila, kasi pag tax accounting, walang babayarang 6 million ng Lancaster. Pag gumamit siya ng financial accounting, magbabayad siya ng 6 million. Oh, ano sabi ng korte? Sabi ng Supreme Court, BIR, mali ka. Actually, yung case eh, tumagal ng 20 years, 20 taon, bago nakapag-decide ng Supreme Court. Oh, BIR, mali ka ha. Eto sa'yo. Okay. Sabi ng Supreme Court, ang dapat gamitin ng Lancaster. Lancaster po ay isang taxpayer. Ay tax accounting. So kung ang Lancaster pinagagamit ng Supreme Court ng tax accounting, hindi ba ikaw, oo, makinig ka, ikaw na nakikinig at nanonood sa akin, tax accounting gamitin mo. Kung ready ka na, tuturuan kita, walang problema yon. At saka gusto ko makita mo to, bakit natin ginagamit yung desisyon tungkol sa Lancaster, kasi nakasulat ho, sa Article 10 ng
ng ating batas, judicial decision forms part, Article 8 yan. Judicial decision form part of the legal system. Mas mataas minsan, sir and ma'am, yung decision ng Supreme Court doon po sa ini-implement na administrative rules and regulation ng BIR. Kaya ini-invite ko ho kayo. Dahil worth naman, di ba, kung malolower mo yung taxes mo, wala kang deficiency taxes, wala kang letter of authority, at yung court laging nasa side mo, very, very powerful kayo using tax accounting. Okay, mag-register na po kayo kasi meron ho tayong early bird o anumang bird na nandiyo dyan, angry bird. O may pagkakataon ka na. Ask for these packages. Okay? Yan ito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga... Right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline candado. Tuturuan ko kayo ng offline candado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So, sa offline candado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli
yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron ho tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang ho siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko ho kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman ho ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. Okay, mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIR, graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.